Tumulong tayo, yung itim, di ba? Pero anong nagawa niya? Nung nanalo na siya, kinalimutan tayo? Ah, alam mo, pag presidente ka, whatever comes out in your mouth, that is a policy. Agreed. Presidente ka. Eh bakit ngayon sabihin mo, nakalimutan mo na yon? Paano tayo, iniwan tayo? Is that a case of magaling yung mental state. Ano mo? Mental state. State. So, ang tanong ko, gaano kahalaga ang binabanggit ni Caramon ka Peter Motok, who happened to be last time nandoon sa ating pagtitipon, yung paggiit ng mamamayan sa kanilang kalayaan sa mapayapang pagtitipon at malayang pamamahayag, Yusek Benrangke? Unang-una, kay Eric, wala silang karapatan na pigilin na ilalabas ng taong bayan ang kanilang mga hinanaing. Wala. Bakit? Mm. Tayo ang naglagay sa kanila sa pwesto. Mm. Tayo ang amo nila. Sinisweldohan natin sila. Mm-hmm. Kung gagawa sila ng mali, sisitahin natin sila. Ano ngayon? Sinisita natin sila dahil mali yung mga desisyon at pinagagawa nila. Itapos, susupilin na lang yung mga pamaraan natin makapagsalita. I repeat, tayo ang nagsisweldo sa kanila. Mm-hmm. Taxpayers, taxpayers sa'yo. Mm-hmm. Sila, mga utusan lang natin yan. Kaya nga, sinisweldohan natin. E bakit nila tayo susupilin? Tayo ang amo nila eh. Mm-hmm. May punto ka dyan. Tayo ang boss nila. So wala silang karapatan. Which brings me to the second question. Bakit binuo ng 22 sectoral organizations, people's organizations, and more than 200 leaders nung nakaraang Mayo 27 ang Marcos alis dyan? Bakit? Puno na kami. Ayaw na naming mabudol pa. Kasi alam na namin kung anong klase siyang leader, anong klase siyang tao. Eh, dito pa lang sa mga decision-making niya, mali-mali na siya. Mm-hmm. Di ba? Nung araw, sa kampanya, ginawa nating puti yung maitim nila na kahapon. Ibig sabihin, tumulong tayo. Magkaroon siya ng tinatawag na political redemption. Oh, tumulong tayo, yung itim. Di ba? Pero anong nagawa niya? Nung nanalo na siya, kinalimutan tayo? Eh, loss of memory yan. Bakit? Eh, allegedly daw, nag-substance abuse yung problema niya. So kung amnesia ka, dahil ka nagpupulburon, ayun, makalimutan niyang lahat. Mm-hmm. Pati yung mga programang sinasabi niyang itutuloy niya, yung mga programang naiwan ni Duterte, itutuloy niya. Eh saan yun ngayon na natutuloy? Which, ha? Sa tingin mo, ang pinakamahalaga doon, yung paglaban sa droga at kriminalidad. Yun, ang pinaka-importante. Law and order. Law and order. Peace and order. Peace and order. Anti-terrorism. Anti-terrorism. And economic prosperity. Yun ang nakalimutan niya. Ito lahat ay... Amnesia na siya diyan. Wala na. Wala na. Tingnan na yung 20 piso yung bigas. Ah, wala. Alam mo, pag presidente ka, whatever comes out in your mouth, that is a policy. Agreed. Presidente ka. Eh bakit ngayon sabihin mo, nakalimutan mo na yun? And you understand better because you once served for 6 years. Yes, of course. In the bureaucracy. Yeah, of course. Kailangan, kung anong sasabihin ni Presidente na ibaba mo yung kurente, ibaba mo yung bilihin, sundin mo yun, that is a policy. Mm-hmm. E ngayon, sinusunod ba niya? Wala. Tinatanong siya saan? Eh, wala. Eh, iba-iba yung lumalabas sa mukha na nag-ganon. Nagbablabber. Nagbablabber. So ngayon, dahil hindi mo tinupad, ito pa ha, loss of memory nga. Mm-hmm. Dahil balik-balikan ko yung tayo nagsama hanggang dulo na naluklok lang sa pwesto. Mm, sige. Ano bang nasa utak mo? Iiwanan yung mga taong sinama mo? Mm-hmm. At ang pinalit mo, yung mga kalaban mo? Na grabe. Are you in your state of mind? Na grabe ang pagwasak sa... winasa ka. Sa dangal ng kanilang pamilya. Oo. Tayo yung nagdidipinsa sa kanya. Tapos kung kasama tayo, bigla lang napakad at iniwanan, gusto nating matulungan siya sa mga programa ni Digong itutuloy, paano tayo? Iniwan tayo. Is that a case of magaling yung mental state. Ano mo? Mental state. State. So, ang tanong ko ngayon sa iyo, before tayo mag-onboard mga kababayan, very emotional po ang mga pahayag na binibitawan ngayon ni Undersecretary Benrangke because from the start, kahit paman na siya po ay lumaban noon sa Marcos Sr. Laban sa diktadura, pero dahil sa team unity at sa continuity promise at sa sustainability sa magagandang good governance project ng Duterte government, sumama siya para bigyan ng political redemption ang Marcos family, lalo na si Bongbong Marcos Jr. na naging pangulo. Ngayon, sa nakikita niya, yung nakikinabang, yung mga nagwasak ng politika ng bansa. At ano ang epekto nito sa mga milyon-milyon na sumuporta at naniwala sa kanya sa unity team agenda niya? Nawalan na kami ng trust sa kanya. Yun. Bakit? Kasi
Yung trust namin ay binitray niya. So you're saying there is a betrayal of public trust? There is a betrayal. Bakit? Okay, ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo. Bakit tinatag namin itong Marcos Alisjan? Dahil sa nangyari sa'yo, loss of memory, kalimutan mo, kahit ano-ano na lang mga pinagagawa mo, sinasabi. Ngayon, nagdedesisyon ka ng mali. Uh-huh. Di ba? Ngayon, wala ka na sa ano, panulinto mo, sa Bisaya pa, wala ka na sa... Wala sa wastong katinuan. Wastong katinuan. And you're endangering the life of every Filipinos in this country. Lalo na sa giragira. Lalo na sa giragira. Sa China. Oh, pag sabi mo, girahin na, patay kaming lahat dito. Kaya, sa tingin mo, delikado. Alis ka na sa Amerika. Kami ang maiwan dito, mamamatay kami. May punto ka dyan. At yan, isa ba yan sa tinalakay nung Marcos Alisjan? Sa kahapon sa pagtitipon? Isa yan. Yan ang pinaka-importante nga eh, na tinatalakay natin. Dahil ang pag-iisip niya, walay klaro sa Bisaya pa. Walay klaro. Oh, di ba? So, unable to discharge his duties and responsibility as a president. Okay, number one issue. Ulitin lang namin ang binabanggit ni Yusek Benranque, tinalikuran ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang good governance continuity at ang sustainability ng pagpapalakas ng law and order, anti-terrorism, at the same time economic prosperity programs para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Pangalawa, ang mental state niya, sabi niya may hemorrhage of memory. Hemorrhage. Amnesia, hemorrhage. Loss of memory due to possibility of continuing substance abuse. Ayan. Na kagaya ng Pedialyx na sinopalpal nila. And he should reveal the state of mental state and physical. Na ayaw niya magpa-drug test. Na ayaw niya magagawa. Ang pangatlong binanggit niya, very serious. Ang betrayal of public trust. Yun. Kung saan, ang pinapaliwanag ni Yusek Benranque, yung mga nagwasak ng lipunan, nakipagsabwatan sa komunista, kasama niya ngayon. Pero yung tumulong sa mabuting pagtatayo ng sustainability and team unity agenda niya, itsapwera at inaapakan na ngayon at ginigipit pa. At pang-apat na ibinanggit ka, yung mental state of the president is affecting his competence of leadership. Opo, bakit mahalaga yan? Because you are an executive. First of all, alam mo trabaho mo. So kung anong ibibigay sa'yo ng mga palisya sa mga kabinete mo, kailangan tingnan mo yun. May punto. Tingnan mo yun. Ha? Kaya bubusihin mo yun. But if you don't have the skill, the ability to do it, dahil nga makalimutin ka na or wala kang experience. Di ba? Kulang sa karanasan. Kulang sa karanasan. O kulang din sa puso at damdamin sa tao. Yun ang marami siyang pagkukulang. At saka alam mo, hindi naman totoo na nag-aral siya ng ano. Pag-aral na... Undergraduate niya, sabi ikaw, ni Harry Roque. Ikaw ba isang, kumbaga, estudanteng pulpul ba? Marami ka bang matutunan doon? Kung sa mga lingwahe ng slang sa mga kambay, school bukol. Oh, school bukol. Diba? So, yun ang mga rason na papaalisin na natin siya bago siya makakomit ng malalang krimen sa taong bayan. Before itong controversial na balita ng pagtatanggi ng Philippine National Police na ginigipit nila ang mamamayan ng Davao, papunta sila sa city, mini police state ang Davao City, may deployment ng 2 batalyon ng mga special action force, wala ng NPA ang Davao, at ikaw ay taga Davao. Ang isang tanong tungkol dyan, gaano kahalaga na maagang inilunsad na ang Marcos Alisjan, at hindi ba ito panawagan para sa destabilisasyon? At ano po ang kaibahan nito sa Communist Party at NPA na gustong pabagsakin ng gobyerno? Please. Hindi ito destabilisasyon. Bakit? Ang ibig kong sabihin, we must prevent him from destroying the country. From destroying the country. Kasi, namimiligro tayo. Kung ito ang klaseng utak ng isang leader presidente, eh anong future ng ating bansa? Magulo. Babagsak ang ekonomiya natin. Sasabihin niya, bayad na daw yung utang. Eh yung economic manilis niya, sinasabi, 15 to 16 trillion ang utang natin. Oh, lubog na lubog. Lubog na lubog. Eh bakit niya sinabi na 95% daw bayad ng utang? Sinabi niya yun. Lumabas yan sa news. So, fake news yun? Fake. Ibig sabihin, nilulokong taong bayan. Nilulokong taong bayan. Para lang mapabango siya. Eh, wala na. Ngayon, ang tanong namin sa'yo, bilang isa sa kinikilalang overall ad hoc coordinator for Marcos Alisjan, sinabi mo hindi ito destabilization because you are not calling for people to take up arms, but rather peaceful assembly and free expression of the sentiments of the people. Okay. Which is guaranteed by
the Constitution. So sa tingin mo, walang dapat ilinaw dito kung hindi ang pagkilala lamang dapat sa karapatan ng mamamayan na magpetisyon sa gobyerno. Tama ba? Ganito ang gawin natin. Sige. Kasi if tayo nakikita natin yung kanyang pagkatao na ganun siya na talagang loss of memory, sira na yung utak niya, madali lang yun. Kalagkagin natin ang kabinitin niya. Una-una, sinabi ko na nga sa mga post ko sa social media, are you still in your sanity? Oh, nakita ko kanina yung post mo yun. Yung sanity nyo, nandyan pa ba? Yung presidente ninyo, hindi na gulong-gulo na yung utak niya, nandyan pa ba kayo? Ang tanong ng taong bayan, at gusto namin itanong sa Marcos Alis dyan, is this a major consideration for your group na na-establish yung pag-refuse niya ng transparent DNA type level hair follicle or blood test ng kanyang transparency sa drug abuse accusation? Precisely. Kaya nga kami ngayon, yung pangtagi niya, buo ng paniniwala namin, takot siyang malaman ang totoo, kaya nga, wala tayong magagawa, paalisin na natin siya. True peaceful means? True peaceful. Eto. Okay, ang proseso kasi doon, kalampagin natin, ibisaya ko kalampagin no natin problem. Ang kanyang mga kabinete, nasusulatan yung Kongreso, the Speaker of the House, and the Senate President, na the President is now unfit, unable to discharge his duties and responsibilities. Due to mental health condition affected by pervasive abuse of drugs. Yun ba ang gusto ninyong panawagan? Yan ang gusto namin panawagan. At sa tingin nyo, hindi yan sedisyon? Hindi sedisyon. Kasi nasa ano yan? Constitution. Karapatan ng tao na magpahayag. Tsaka batas yan. Batas, okay. Betrayal of public trust, yun ang meaning doon. Hmm.